Nag-warn tungkol sa vape na baka daw hinahaluan ng mga marijuana oil. Eh tamang-tama dahil naglalansag po ang DTI eh. Kaliwat-kanan po yung operation dyan. Ano po? Anong say nyo dito? Nako, Kuya Alvin, no? Yung balita na yan, nakakabahala yan. Unang-una kasi yung vape as it is, hindi talaga pwede yan sa mga minor de edad. Tinatanggal na nga natin yan sa merkado. Haluan mo pa nung illegal na droga, no? So kami sa DTI, yung information na yan, bago lang din kasi yan. So kukuha pa kami ng additional information. Pero patuloy pa rin yung operations ng DTI sa pagkalap ng mga vape na may mga flavor descriptors at saka yung mga appealing to minors na mga cartoons or paggamit ng mga influencers, yung mga lanyards. So kung pagpatuloy namin sa enforcement namin sa kasalukuyan, wala pa kaming nakukumpiska na yun nga napatunayan na may marijuana or illegal na droga. Kung sakali meron man, yan po i-refer namin sa PDEA. Opo, eh pero sa online siguro ma'am, ano? Kasi yung physical, kahit papalo nakikita natin. Pero yung sa online ma'am, pakitutukan po ninyo. I don't know kung naglalansag din kanyo sa online. Kasi nandun din, kahit sa Facebook, ang daming lukulukod dun eh. Totoo naman. Yes, meron din po kaming online monitoring pagdating sa pagbenta ng mga vape. In fact, yung warning nga po natin sa publiko, hindi na klarong vape or sabihin nila e-cigarette yung nilalagay nila. Minsan naka-code name or may naka-asterisk na isang letra para mahirap i-search. Tama. No? Pero na-train po natin ang online monitoring unit natin na yung algorithm na ganun or yung iniiba nila yung pangalan, may code name sila, nakikita na rin po natin yan. Ah, bistado nyo na. Oho, meron naman po tayong magandang relationship sa mga online selling platform na pag sinabi natin i-take down, lalo na yung illegal sale of vape, sumusunod naman po sila, nati-take down naman po kaagad. Apo, apo. Ay, pero kung sa Facebook marketplace po yan, kaya nyo bang diktahan? Kasi nuknukan ng tigas ng ulo ng Facebook partner. Sa matter of fact, yung DICT, mainit ang ulo na dyan sa Facebook marketplace eh. Ay, talaga? Oo, hindi nila nare-regulate, hindi nakikinig sa kanila, hindi ba ASEC? Mayabang! Ang sabi, ang position po, ang alam ko po kasi ang Facebook marketplace, para po siyang classified ad. Kumbaga hindi siya depende po no, case to case basis po, pero yung mga marketplace po parang ganun yung function niya. Gayun pa man, meron tayong relationship dun sa company na yan na meron tayong nagkaroon na po tayo ng MOU with their company para nga ma-address tong issue na to dun sa pag-takedown kasi illegal sale na nga po siya. Ano nga ba yung bawal? Ano? Lecturean mo nga kami, educate mo kami. Okay. Ngayon, ano ba yung bawal? Hindi lang yung may marijuana, talaga yung illegal drugs yun eh. Pero meron pa pong ibang bawal. Yes. Sige, Aset. So, klaro naman po, no, yung anything na may illegal drugs, bawal yan. PDEA nga yan i-refer. Ngayon, effective na po, December 2023, pinagbabawal ang vape na may flavor descriptors na appealing to minors. Ibig sabihin, sinabi mong strawberry flavored, taro flavored, candy flavored, bawal yan. Pangalawa, bawal din yung mga vape products na merong dun sa box niya or packaging, meron siyang design or any form of way to entice minors. Paano to? Yung mga lanyard, yung mga mga picture ng influencer, yung may mga cartoons or yung may mga anime. Tapos bawal din yung gumamit ng mga influencer kasi alam naman natin ang mga influencer ang tina-target niyan, mga kabataan, mga minor de edad. So bawal gumamit ng influencer to advertise or market mga vape products. Tapos yung vape products, syempre ang sakop niyan yung mismong vape products tsaka yung sinasabi nating heated tobacco products. Oo. Oh, yun. Ma'am, ito ang tanong ko. Din gagawa kayo ng raid at talagang inaabatan ninyo, nirerendahan nyo yung mga ganyang pagbentaan ng illegal na yan. Subalit, parang ang luma ng subalit. Ngunit. Datapwat. Oo. Yan, partner, oo. Ayan, oo. This one is vape. Nakalagay Elite 8000. O ito pa paano ito, Yusek? May nakalagay Honey Peach ang flavor niya. Bawal ba? Pero hindi naman minor si ano. Yun ah, nga, kaya yun ang tanong ko. Sino ang mananagot po sa ginagawa ninyo mga pagrenda na yan? Yung nagbebenta, papaano yung user? May pananagutan din siya? Mahuhuli din siya, ma'am?
Yung pag ganyan, kunyari nakita natin sa tindahan yung honey peach na sinasabi nyo, una-una ko confiscate yan. Okay. Tapos ipe-penalty yung seller na nagbebenta niyan kasi mm-mm, bawal nga yung pagbenta nung may mga flavor descriptors pati yung manufacturer kung matatrack natin. Okay. Kasi pumasok yan sa Pilipinas eh. So there's a way of tracking it. I understand sa BIR may listahan sila ng mga manufacturer at saka lahat ng mga produkto nila. So pwede natin hanapin kung sino yung manufacturer na mananagot dyan. Opo, opo. O sige po, ano na lang yung... Ay, yung user. Yung user. Nakakagulat ka naman. Oo, paano siya? yung user po, syempre, wala na po siyang pananagutan dun kasi siya nga po yung biktima na nabentahan. Na dapat, hindi naman siya dapat nabentahan. Okay, so, sige. As to the users, yung mga menor de edad, yun po yung target ng ating campaign. Meron nga po tayong maraming mga partnership. Halimbawa sa ULAP, yung sa mga local government, kung paano po nila may encourage ang mga kabataan na maging aware kung na dapat hindi dapat gumagamit ng vape kapag menor de edad kasi hindi nga siya safe. Okay, sige. And pangwakas po, ano ang babala ng DTI sa mga magbibenta dyan ng marijuana-laced vape products? Go ahead, Zach Asek. Okay. So, unang-una kami po sa DTI na babahala po sa ganitong balita dahil hindi lang na vape itself na delikado at masama sa kalusugan ng ating mga publiko, no? Pagdating sa marijuana at saka sa illegal drugs, wala po tayong tolerance dyan. Pag nakita po yan, i-refer po yan ng DTI sa PDEA for appropriate action. Patuloy po ang heightened operations ng DTI sa pagkumpiska ng illegal vape, especially those na nakatarget sa mga menor de edad dahil bawal po ibenta or i-market or i-advertise ang vape sa mga menor de edad. Thank you! Maraming salamat. Thank you, ma'am.